Ang taon ay 2011 at maayos ang lahat sa Fukushima Nuclear Power Plant nang biglang tumama sa isla ang pinakamalakas na lindol sa kasaysayan ng Japan at nagsimulang yumanig ang buong gusali na naging sanhi ng pagbagsak ng mga kagamitan. Ang mga manggagawa sa control room ay nag-anunsyo ng emergency shutdown at nagawa nila patayin ang kuryente sa tamang oras. Sa sandaling tumigil ang lindol, agad na sinimula ng mga manggagawa na suriin ang kalagayan ng unit at pinaandar ang kuryente. Sa lungsod, nagpasya si Prime Minister Azuma na kanselahin ang pulong ngayong araw at hinayaan ang mga opisyal na magtrabaho para sa pagsusuri ng pinsalang idinulot ng lindol. Sa punong tanggapan ng kumpanya ng kuryente sa TOPCO, inanunsyo ni Vice President Murakami na nasira ang pangunahing planta ng kuryente at inutusan ang lahat na itigil ang anumang ginagawa at unahin ang pinakamahalaga sa ngayon, ang maibalik ang kuryente. Sa mga gusali ng nuclear reactor, sinabihan ng mga empleyado na lumikas dahil sa babala ng tsunami. Sa pangunguna ni Yoshida, sumugod sila sa nag-iisang nakabukod na gusali, at sa kanilang paglabas, nakita nila kung gaano karaming tao ang nasaktan. Sa control room, natuklasan nila na ang Unit 1 ay masyadong mabilis na nawawalan ng pressure na parang lumalamig ng sobra, kaya nagpasya silang isara ang mga valve sa bawat procedure. Natuklasan din nila na bumababa ang level ng tubig sa Unit 4 at nag-aalala na baka may nasira, kaya nagpadala sila ng ilang lalaki upang tingnan ito. Nagmamadaling pumasok ang mga tao sa malapit na evacuation center, ngunit paminsan-minsan ay napapahinto sila sa paglalakad sa tuwing nagkakaroon ng pagyanig sa lugar. Inihatid doon ni Furu ang kanyang pamilya at umalis din agad upang tumulong sa problema sa kuryente kahit na day off niya ngayon. Sa power station, naglalakad ang tatlong manggagawa upang tingnan ang Unit 4 habang tumatawid sa kalsada. Bigla nilang napansin ang kakaibang paggalaw ng dagat at laking gulat nila nang makita ang isang malaking tsunami na paparating. Nagmamadaling tumakbo ang tatlo habang ang higanteng alon ay tumama sa planta, itinulak ang mga sasakyan at sumalpok sa mga bintana. Habang tumatakbo palayo ang ibang manggagawa, pumasok ang tatlo sa gusali ng Unit 4, ngunit bahagya pa lang silang nakakarating sa loob, nang biglang nagsimulang pumasok din ang tubig. Nagsimulang bahain ang gusali at nawala ng kuryente ang lahat ng makina, kaya napilitan ang mga manggagawa na tumakbo sa dilim. Sa assistant facility ng planta, dalawang manggagawa ang kasalukuyang dumadaan sa mga selyadong pinto, ngunit hindi pa sila nakakadaan sa huling pinto ay biglang namatay ang kuryente, kaya sila ay napatigil. Papalapit na ang tsunami at sinubukan ng lalaki na sipain ang pinto, ngunit masyado itong matibay at ayaw bumukas. Sa pagkakataong iyon, hinampas ng alon ang gusali at nabasag ang salamin, na agad na binalot ng tubig ang isa sa mga lalaki. Samantala, mas mabagal na napupuno ng tubig ang koridor na kinaroroonan ng isa pang lalaki at sinubukan niyang panatilihin ang kanyang ulo sa ibabaw ng tubig, ngunit ang alon ay masyadong malakas at hindi nagtagal ay itinulak siya nito sa kisame. Pagkatapos, ang alon ay tumama sa isa pang generator, dahilan upang mawalan din ng kuryente ang gusaling iyon. Sa control room, akala nila ay maayos ang kalagayan ng mga unit, hindi nila napansin sa security camera ang tubig na bumaha sa mga koridor. Ang mga kalapit na kalsada ay siksikan sa trapiko, at ang mga gusali ng planta sa tabi ng dagat ay lubusang binaha. Biglang nawala ng kuryente sa control room at sa wakas ay napansin nila na ang lahat ng generator ay hindi gumagana bago tuluyang namatay ang mga computer. Sa Prime Minister's Cabinet Crisis Center sa Tokyo, tinawagan ni Murakami si Yoshida para humingi ng paliwanag at nalaman niyang nasa ilalim ng blackout ang planta. Tanging ang seismic isolated building lamang ang may sapat na kuryente dahil sa gas turbine upang panatilihing bukas ang ilang ilaw. Wala silang paraan para malaman kung nasa mabuting kondisyon ang mga reactor o hindi, at hindi alam ni Yoshida kung paano magpapatuloy dahil walang training scenario ang inihanda para dito. Sa ngayon, patuloy nilang sinusuri ang emergency manual at sinusubukan nilang bumuo ng tamang hakbang. Pagkatapos, ang gobyerno ay gumawa ng isang pampublikong anunsyo na nagsasabing hindi sila nakatanggap ng ulat tungkol sa radiation na makakaapekto sa labas, kaya ang mga tao ay hindi dapat mag-alala tungkol sa kaligtasan. Sa nakahiwalay na gusali, ang prioridad nila ay makahanap ng paraan para maibalik ang kuryente ng control room. Kaya ipinadala ni Yoshida ang kanyang mga tauhan upang humingi sa punong tanggapan ng mga mobile generator at humingi sa self-defense force ng mga fire truck kung sakaling kailanganin nilang palamigin ang mga reactor gamit ang tubig mula sa labas.
Sa control room, nagpa siya silang subukang gumamit ng mga baterya ng sasakyan para i-activate ang gauge. Pagkatapos umalis ng isang lalaki upang maghanap, tinalakay nila ang katotohanan na kailangan nilang buksan ang valve upang palamigin ng tubig ang mga reactor. Bumalik ang eksena sa crisis center, idineklara ni Azuma ang nuclear emergency state, at ngayon lang ito nangyari sa Japan. Kinumpirma nila na nasira ang mga kalsada sa Nuclear Disaster Response Center at wala silang kuryente o internet signal. Ang kanilang tanging komunikasyon ay ang 6 na satellite phone. Ang Act on Special Measures para sa Nuclear Emergency Preparedness ay nagsasabing agad na direktang ilikas ang mga residente, ngunit ngayon ay kailangan nilang talakayin kung paano tukuyin ang ligtas na lugar. Sa isa pang press conference, inihayag na wala pa ring ulat ng radioactive material, kaya hindi muna sila lilikas sa ngayon. Sa control room, pinapunta nila sa bubong ang isang tauhan upang bantayan ang mga alon para maalerto niya ang mga kasamahan kung may darating na tsunami. Ang dalawang iba pang manggagawa ay pumunta sa Housing Unit 1 at 2 upang imbestigahan ito, naglakad sa kadiliman gamit ang kanilang maliliit na flashlight hanggang sa makarating sila sa pinto ng nuclear reactor. Biglang tila nabaliw ang GM meter na nagpapahiwatig ng radioactive contamination sa silid kaya agad na umalis ang mga manggagawa. Bumalik sila sa control room upang ihatid sa kanila ang masamang balita, at habang sila ay nag-iisip kung paano sila makakagawa ng water injection line, biglang dumating si Furu, na inihayag na kumuha siya ng full face mask at meter mula sa nakahiwalay na gusali. Bumalik ang eksena kay Yoshida, nakatanggap siya ng isang tawag na nagpapaalam sa kanya na ang Defense Department ay magpapadala ng 2 truck ng bumbero, kaya tinawagan niya ang control room at hiniling sa kanila na maghanda ng water injection line. Pagkatapos, sa pangunguna ni Furu, ipinadala niya ang ilang lalaki upang buksan ang 5 valve na nakalagay sa Housing Unit 1 at 2. Ang koponan ay maingat na pumasok sa loob, nakita nila ang mga putik sa paligid pati na rin ang mga patay na isda. Nang sa wakas ay nakarating na sila sa pinto na nagpoprotekta sa unit ng isang turbine, binuksan nila ito at natakot sila nang biglang nagsimulang yumanig ang buong istruktura. Buti na lang at agad itong huminto at walang nasaktan. Ang koponan ay nagpatuloy sa loob, nakita ang mga tubig na tumutulo mula sa bawat lugar. Ang pagpunta sa unang valve ay mas madali kaysa sa inaasahan, binuksan nila ito habang sa control room, sinimula ng iba nilang kasamahan na ikabit ang mga baterya ng sasakyan. Pagkatapos, hinanap ng koponan ang susunod na valve, napahinto sila pagkatapos yanigin ang gusali ng aftershock. Hindi nagtagal, nahanap nila ang ikatlo at ikaapat na valve at matagumpay na nabuksan ang mga ito, ngayon ay ang panglima na lang ang natitira. Ang huling valve ay medyo na stuck, kaya kinailangan nilang magtulungan sa kabila ng tumataas na panganib ng radiation, ayon sa GM meter. Pagkatapos ng maraming pagsisikap, nabuksan din ang huling valve, ngunit sa control room, napansin nilang hindi tumataas ang level ng tubig. Makalipas ang ilang sandali, nalaman ni Azuma na sa loob ng wala pang 1 oras ay magsisimulang tumulo ang nuclear fuel. Nagsimulang magpanik ang lahat dahil sinabihan nila ang mga sibilyan na huwag lumikas, kaya inutusan ni Azuma ang kanyang mga tauhan na paalisan ang mga sibilyan sa masikip na kalsada gamit ang mga patrol car para makapaghatid sila ng power source sa planta. Sa wakas ay naglabas din siya ng evacuation order, ngunit ang problema ay hindi nila alam kung gaano kalawak ang lugar na dapat ilikas dahil kulang sila sa mga detalye. Sa huli, pinili nila ang standard na 3 kilometro. Nag-anunsyo ng paglikas sa isa pang press conference, ngunit sinabi nila na ito ay isang pag-iingat lamang. Ang mga empleyado sa control room ay tumawag kay Yoshida upang sabihin sa kanila na ang mga valve ay nabuksan na, ngunit ang level ng tubig ay hindi pa rin tumataas at hindi na sila pwedeng bumalik upang magbukas ng mas maraming valve dahil sa radiation level, kaya kailangan nilang maghintay para sa mga truck ng bumbero upang direktang ikabit ang tubig. Ipinaliwanag ni Yoshida na hindi sila sigurado na darating ang mga truck dahil sa mga nakaharang sa kalsada, ngunit sa sandaling iyon, dumating ang balita na nagpadala ang electric company mula sa Hilagang Japan ng isang high voltage generator na nakamount sa sasakyan, kaya may pag-asa pa rin sila. Pagkatapos nilang ipaalam kay Azuma ang balita, nagsimulang magtrabaho ang control room team sa paghahanap ng paraan para ikonekta ang generator, na napatunayang mahirap dahil nasira ng tubig alat mula sa tsunami ang karamihan sa mga switchboard. Habang papalapit na ang meltdown time, sa wakas ay natagpuan ng mga manggagawa ang gumaganang switchboard ng Unit 2 turbine.
sinimulan nilang ilipat ang bungkos ng mga cable upang kumonekta. Ngunit sa kasamaang palad, ang mobile generator ay hindi makakarating sa Unit 2 dahil sa mga kalsada na nahaharangan ng mga kakilakilabot na mga debris, kabilang ang mga sasakyan ng mga taong nabigong makatakas at isang tangke sa tabing dagat. Kakailanganin nilang ikonekta ang 200 na metro ng cable para magawa ang koneksyon na karaniwang ginagamitan ng makina dahil sa bigat, ngunit ngayon ay kailangan nilang gawin ito ng mano-mano habang nasa dilim. Ang mga empleyado ay nagsimulang magtrabaho ng husto sa paglipat ng mga cable gamit ang mga ilaw ng helmet upang makita ang daan, na paminsan-minsan ay nakararanas ng pagyanig ng lupa. Maya-maya, napansin nila na nawawala ang isa nilang kasamahan at nakita nila itong nahulog sa tubig, kaya nagmadali silang tulungan siya ngunit napagtanto nilang nahulog siya sa isang manhole dahil itinulak ng tsunami ang takip. Sa sandaling iyon, muling nagsimulang yumanig ang lupa at sa pagkakataong ito, ang mga aftershock ay mas matindi kaya't walang ibang pagpipilian si Yoshida kundi ihinto ang misyon sa ngayon. Pagkatapos, nakatanggap sila ng tawag mula sa control room na nagsasabing ang pressure ng reactor sa Unit 1 ay tumataas, na nangangahulugang hindi ito lumalamig. Ito ay dahil pagkatapos ng lindol, isinara nila ang IC upang maiwasan ang labis na paglamig at hindi na nila ito muling nabuksan dahil nawalan ng kuryente. Makalipas ang ilang sandali, natuklasan nila na lumampas sa limitasyon ang pressure ng containment vessel, ibig sabihin, sasabog ito anumang oras. Nagpasya si Yoshida na dapat nilang ilipat ang mga motor-operated valve para sa venting, na maaaring maglabas ng gas sa atmosfera. Nabalitaan ni Azuma ang planong ito at itinanong kung ito ay safe, ipinaliwanag ng isang opisyal na mawawala ang gas pagkatapos dumaan sa tubig, kaya ang volume ng radioactivity nito ay siguradong mababa. Ang venting ay hindi pa kailanman nasubukan kahit saan sa mundo, kaya nag-aalala ang gobyerno sa magiging reaksyon ng ibang mga bansa. May isa pa silang problema kung paano nila bubuksan ang mga valve nang walang kuryente. Sa planta, pumasok ang ilang manggagawa sa administrative building, na ganap na magulo. Naghanap sila ng impormasyon tungkol sa mga valve upang maiwasan na magkamali sa kanilang trabaho, nang biglang tumama ang isa pang aftershock sa gusali. Sa kabutihang palad, walang nasaktan at nagpatuloy sila sa kanilang ginagawa. Samantala, patuloy na tinatalakay ni Azuma at ng kanyang mga opisyal ang panganib ng pagre-release ng gas at kung gaano kalawak ang lugar na dapat ilikas. Gayunpaman dahil kulang pa rin sila sa impormasyon, tila nag-uusap lang sila ng paikot-ikot na walang nabubuong konklusyon. Hindi na sila maaaring pumunta sa Unit 2 dahil sa radioactive kaya nag-aalala sila na baka hindi magtagal ay mawalan din sila ng access sa Unit 2 hanggang 6 na magiging dahilan upang sumabog ang mga ito. Nang walang ibang pagpipilian, pinahintulutan sila ni Azuma na gawin ang venting. Sa administrative building, nakita nila ang piping schematics at nalaman nila na para makagawa ng vent, kailangan may pumasok sa gusali at buksan ang mga valve sa pamamagitan ng kamay. Tumawag si Yoshida sa control room upang sabihin ang impormasyon, at ngayon ang pinuno ay nahaharap sa isang mahirap na desisyon kung sino ang pipiliin niyang manggagawa na pupunta sa mapanganib na misyon. Sa Tokyo, isa pang press conference ang nag-anunsyo na magpapatuloy sila sa pag-vent, ngunit binago ng isa sa mga opisyal ang impormasyon sa huling segundo at sinabing mabuti ang lagay ng Unit 2, at ang Unit 1 lang ang mangangailangan ng venting. Pagod na si Azuma sa pagiging inutil ng lahat ng kanyang impormante kaya nagpasya siyang maglakbay patungo sa Fukushima, sakay ng helicopter. Sa control room, walang nagbo-volunteer na gawin ang venting, at nang sabihin ng pinuno na siya mismo ang gagawa nito, sinabi ni Furu na siya na lang ang pupunta at dapat na manatili ang pinuno doon. Ito ay nagbigay inspirasyon sa iba na magboluntaryo din. Sa huli, hinati nila ang grupo sa tatlong, at inutusan ni Yoshida ang kanyang mga tauhan na kunin ang lahat ng protective gear na mahahanap nila at dalhin ito sa control room. Nang sa wakas ay dumating si Azuma, sinundan siya ng cameraman kahit saan. Bago sila payagan na makapasok sa planta, siniyasat muna ang lahat kung sakaling mayroong anumang kontaminasyon at dahil sa pagkainip, sinigawan ni Azuma ang mga manggagawa. Nang marinig niyang magsisimula ang venting sa loob ng 3 oras dahil kailangang maghanda, nagsimula siyang sumigaw muli, kaya nagdala ng ilang mapa si Yoshida upang ipaliwanag kung gaano katagal at kapanganib ang proseso ng pagbubukas ng mga valve gamit ang kamay sa madilim na lugar. Sa sitwasyong ito, hindi na makakabalik ang mga tauhan na gagawa ng misyon. Sa wakas ay naunawaan na ni Azuma ang isyo at nagbigay ng pahintulot bago umalis na masama ang mood kaya hiniling niya na patayin ang camera.
tumawag si Yoshida sa control room para ipaalam sa kanila na tapos na ang paglikas ng mga sibilyan, kaya sa wakas ay pwede nang simulan ang venting mission. Suot ang mga suit at espesyal na mask, ang koponan ay pumasok sa gusali, kung saan natuklasan nila na ang radiation level ay mas mataas kaysa sa inaasahan, kaya sinubukan nilang magmadali. Ang mataas na bilang na ito ay nalaman din ng gobyerno, na labis na nabigla ng matuklasan na kung hindi gagana ang venting, ang buong lupain ay aabot sa antas na iyon at may expose sa mataas na radiation. Nagpa siya ang mga opisyal na suriin ng isang ulat tungkol sa isang empleyado noong 1999 na na-expose sa antas ng radiation at nalaman nila kung gaano kalala ang pagkasunog nito. Sa pamamagitan ng pagbabalik-tanaw, ipinakita nito ang kakilakilabot na kalagayan ng empleyado, at namatay ang kawawang tao sa 80th araw. Kung hindi nila makukumpleto ang venting, ganun ang mangyayari sa kanilang lahat. Isinaalang-alang nilang ipaalam ang impormasyong ito kay Azuma, ngunit masyadong hindi maganda ang timpla niya ngayon kaya't nagpa siya silang huwag na lang. Sa Unit 1 Reactor Building, nakita ng dalawang manggagawa ang unang valve, na medyo nuzzed. Gamit ang lahat ng lakas na mayroon sila, unti-unti nilang nagawang iikot ito at buksan ito sa tamang porsyento na kailangan para sa misyon. Pagkatapos, nagmamadali silang bumalik sa control room at tinawagan si Yoshida upang sabihin sa kanya ang tungkol sa valve pati na rin ang mataas na antas ng radiation sa unit. Hiniling ni Yoshida sa kanila na ipadala agad ang pangalawang koponan. Sa control room, ang pangalawang koponan ay agad na umalis. Ang kanilang valve ay nasa isang lugar na walang konkretong pumoprotekta sa kanila mula sa radiation, ngunit inipon nila ang kanilang lakas ng loob at binuksan ang pinto upang tumawid sa isang napakahabang tulay. Sa kalaunan, napagtanto nila na ang antas ng radiation ay napakataas, lumampas na ito sa metro, at sinabi ng isa sa mga manggagawa na dapat silang bumalik. Ang isa ay tumanggi, na nagsasabing ang pagliligtas sa lahat ay mas mahalaga, ngunit iginiit ng isa na hindi nila kakayanin na makarating sa valve kahit nasubukan nila. Saglit na nagtalo ang dalawa at sa huli, bumalik ang Team 2 sa control room. Tiningnan ng pinuno ang antas ng radiation sa kanilang mga damit at kinumpirma na walang kabuluhan kung mananatili sila doon. Ang antas ng radiation ay dahan-dahan na ring umaakyat sa silid, at nang tawagan nila si Yoshida, sumang-ayon din siya na ito ay masyadong mahirap upang harapin at sinabihan silang dalhin ang Team 2 sa doktor. Habang sinisimulan ni Yoshida at ng kanyang team na gumawa ng mga bagong ideya, ang mga junior staff ng control room ay humingi ng pahintulot sa pinuno na umalis dahil gusto nilang makita ang kanilang mga pamilya at wala silang magagawa sa sitwasyon ngayon. Gayunpaman, ang pinuno ay nagbigay ng isang talumpati na nagsasabing sila ang huling pag-asa at sinabi na kapag umabot sila sa punto na hindi na sila makakabalik, papayagan niya ang lahat ng gustong umalis, ngunit sa ngayon, nakiusap siya sa lahat na manatili, at ang ibang mga senior ay nakiusap din sa mga junior staff. Sa kalaunan, nakarating ang Team 2 sa opisina at ipinadala sila sa doktor habang inanunsyo ni Yoshida na magpadala sila ng dalawang empleyado sa control room upang palitan sila. Agad na nagsimulang maghanda ang dalawang voluntaryo, at bago sila umalis, inanunsyo ni Yoshida na may ideya ang recovery team. Kung ikokonekta nila ang isang compressor sa mga tubo, may chance na makagawa ito ng pressure mula sa labas upang buksan ang valve ng malayuan. Mababa ang mga tsansa, ngunit nagkasundo sila na subukan ito kasabay ng pagpasok ng Team 3. Samantala, ang Team 2 ay inilagay sa espesyal na nagyeyelong shower. Pagkatapos, tiningnan ng manggagawa ang antas ng kanilang radiation, ngunit napakataas pa rin ito kaya kailangan nilang maligo ulit. Ang mga kapalit na manggagawa ay pumunta sa control room at humiling na maging Team 3 dahil mas alam nila ang ruta kaysa sinuman, dahil sa tagal ng panahon na ginugol sa planta. Pagkatapos ng ilang pag-aatubili, ang pinuno ay sumang-ayon sa pagpapalitan. Sa sandaling iyon, nalaman ni Yoshida na mayroong puting usok na nakikita mula sa mga tubo ng Unit 1 at tinawagan niya ang control room para balaan sila. Nakaalis na ang bagong Team 3, kaya sumugod ang pinuno para pigilan sila. Pagkatapos ng mahabang pagtakbo, naabutan niya ang dalawa sa tamang oras at isinama sila pabalik sa control room. Habang pinag-uusapan nila kung paano magpapatuloy, nakatanggap sila ng balita na ang pressure sa primary containment vessel sa wakas ay bumababa na at ang puting usok ay singaw ng tubig na tumataas mula sa reactor. Ibig sabihin, gumana ang compressor na ipinadala ni Yoshida at matagumpay ang unang vent valve. Sa labas ng gusali ng Unit 1, inilipat ng mga manggagawa ang mga debris sa tulong ng mga truck.
nagbigay daan ito upang sa wakas ay makapasok ang truck ng bumbero, kaya ngayon ay maaari na silang magsimulang magtrabaho sa paghahanda ng pagbomba ng tubig. Habang ikinokonekta nila ang lahat ng tubo, inilipat nila ang mas maraming debris mula sa daan at nagawa nilang mahanap ang pasukan ng tubig. Kaya sa tulong ng truck ng bumbero, mabilis nilang sinimulan ang pagbomba ng tubig sa gusali upang palamigin ang nuclear reactor. Makalipas ang ilang sandali, nagsimulang talakayin ni Yoshida at ng driver ng truck ng bumbero ang posibilidad na kailangang gumamit ng tubig sa dagat upang ipagpatuloy ang pag-injection kapag naubusan sila ng fresh water. Kailangan nilang maghanda ng isa pang linya, kaya kailangan nilang pumunta hanggang sa daungan para dito. Kailangan humingi ng awtorisasyon si Yoshida bago ipadala ang order, ngunit sa tingin niya ay walang saysay kung mag-aaksaya sila ng oras na magtanong muna dahil ito ay isang emergency. Biglang tumama ang isa pang aftershock sa mga gusali at sa pagkakataong ito, napakalakas nito at nagdulot ng malubhang pinsala sa mga kisame. Lahat ng nasa control room ay agad na nagsuot ng mask, nagtataka kung ano ang malakas na tunog na narinig nila. Sa sandaling iyon, isang manggagawa sa opisina ang nag-anunsyo na ang ikalimang palapag ng gusali ng reactor ay ganap na nasira. Tumakbo palabas si Yoshida at nadiskubring maraming tao ang nasaktan at bumaluktot ang silyadong pinto, kaya pumapasok na rin ang kontaminasyon sa gusaling ito. Kinumpirma ng GM meter na walang pagkakaiba sa pagitan ng loob at labas. Pagkatapos ay hiniling ni Yoshida sa kanyang mga tauhan na isil ang pinakamaraming pinto hanggat maaari at magsuot ng suit bago lumabas, kung saan nakita nila ang mas maraming tao na nasaktan. Sa sandaling lumiko siya sa kanto, nakita ni Yoshida ang kakilakilabot na dami ng usok na iniwan ng pagsabog sa gusali ng reactor. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.